Gawin natin ngayon ay lalagyan naman ng bisagra at ng doorknob. So, paano ba maglagay ng bisagra at doorknob? Ito po ang ating topic ngayon. So, ito na at atin ang umpisahan. Ihanda na natin. At ito ang ating gagamitin na hinges or yung bisagra. Bali, 4 ang size nito. Bali, sa isang box na to, dalawa na. Isang set siya. May kasama na din ganito. Screw. So, start na natin. Bali, umpisahan natin dito sa kabilang dulo. Ang sukat na kukuhanin lang natin ay 5 inches. Mula dito hanggang dito. 5 inches. Tapos, next. Sukatan natin. Lagyan natin na para pantay. Ayan, guhitan lang natin. Para marka. Guhitan na natin. Ngayon naman, ilagay natin itong, isukat natin yung bisagra para hanggang saan. Guhitan natin. Yan. Siyempre ngayon, atin ang gitlian dahil ipapasok natin or ilulubog ang bisagra sa kahoy. Ngayon naman, ay gamit tayo ng chisel. Lumang-luma ng chisel natin. Paitin natin. Ukitin lang natin ng konti. Try natin kung swakto. Ayan, ganyan. Ayan. Tigilan na natin itong ating bisagra. Ayan, butasan lang naman natin ng konti. Para, ayan. Konti lang naman. Para lang pumasok ang ating screw. Hindi na ako gagamit ng drill. Screwdriver ang gagamitin natin, yung plus sign. Yan. I-fix nyo lang na maayos. Ayan. So, okay na. Kabit na natin dito. Then, same lang ang gagawin natin doon sa kabila. At ito, nakabit na natin. So, bali, ang paling ng ating pinto ay pakanan. So, yan. Paganto. So, bali, ito ang taas, itong baba. Paano ba ang pwesto ng bisagra? Siyempre, ito may ulo ang sa taas at itong may butas ang sa ilalim. So, may butas to. Kasi, yeah, pag nagkabaligtad nga siya, babagsak or mahuhugot yung ating tornilyo. Bali, yung pinaka-tornilyo to sa gitna eh. Naka-insert lang yan dyan. Bali, dalawa nga lang bisagra ang gagamitin natin. Ang ginamit natin dito dahil magaan lang naman to. Magkabila lang, taas baba. So, kakabit na natin sa hamba ang pinto. So, sukatan lang natin muna markahan. At bago natin iskruhan maya-maya. Yan, medyo matigas kasi yung kahoy na hamba natin. Kaya bubutasan ko muna ng konti bago lagi ng iskru. Dito sa pagkakabit ng pinto, unahin nyo muna na iskruhan yung taas. Kahit isa lang muna, tapos yung baba. Tapos bago nyo lang, idire-diretso ng diretso. Yan, ito naman yung baba. Sunod natin. So, yan, sukatan lang uli natin. Maganda, mabadali na to dahil may guide na sa taas. So, yan. Yan, screw na natin. So, yan, try natin. Oops, okay na. Susunod naman natin ay ang pagkakabit ng doorknob. So, itong gantong klase ay nasa 300 pesos lamang itong ganto. Medyo mura-mura itong ating binili or yung ipapakabit. So, let's go! Ito yung manual niya at saka yung pinaka-guide sa pagbubutas. So, ito ang gagawin natin. I-fold nyo lang to. Kaya napaka-importante nito. Fold lang siya sa gilid. Ayan, no? May guide yan. Guhit. Fold lang natin. Tapos kita nyo naman, diba? May guide dito. Ayan, may hole. Ayan. So, yan. I-try natin. So, sample natin. Ito yung pinto. Ayan. Ito yung pinaka-guide niya. Kaya napaka-importante nito. So, kung hindi naman, masusukat lang ng kayo ng 60 mula dito hanggang dito. So, ito. Ito na lang mas maganda. Yan. Ito kaya yung hinati natin. Ito yan.
Lagyan nyo lang sa kanto. Ayan. Tapos, makikita nyo dito. Ayan. Dahil ito'y sukat na sukat na, ayan yung pinaka hole niya. Dito nyo itatama sa sample natin. Ayan. Pagdating naman dito, so, ito yan. Nakita nyo yung pinaka-line yan. So, mula dito. Ayan. Mula dito hanggang dito. Ito yung gitna. So, dito naman yung hole niya. Dito nyo butasan siya. Ayan. O, may nakalagay dito. Toto. Ayan. So, papantay. Titingnan nyo din kung gaano kalapad ang pinto. Siyempre, ito yung pinaka-gitna ng size na to. 1/2 ba to? 1.5 size ng pinto. So, ito yung pinto na ating lalagyan ng doorknob sample natin. Ang ngayon, susukatin muna natin. Ang sukat dito ay 210. Ang haba, susukatan natin. Bali kalahati lang. So, 210 divide natin sa dalawa, so 105. So, dito sa tapat na to, ang 105 cm, susukat kalahati ng 210. So, yan, lagayin natin ito sa sample. Ayan, itong puputasan natin. Lagyan nyo lang ganyan, pantay. So, ito yung pinaka-hole niya, tapat. So, dito natin, sukat. Okay lang natin para malagyan na. Yun. So, may pinakatanda na. Yan, diretso na natin. So, ang banda, yan. At yun, may natanggal na. So, tanggalin natin. Tapos, diretso na natin uli. Siyempre, dahan-dahan lang po kayo para hindi siya mabusagsag yung ating hole, yung pinakabutas. So, ayan. At eto na, butas na. Yung kabila naman ang ating butasan. Ito na, tapos na po nating butasan. Ayan. So, next naman ang gagamitin natin niya ito. Insert nyo lang din dyan. Ito pong gantong pambutas ay iba-ibang size. So, na ang gantong size ay 30 pesos pataas. Ito yung pinaka-center natin sa gitna. Ngayon naman, ito na ang gagamitin natin ito. So, tusok nyo lang dyan. So ito, tapos na rin po natin butasan. Ngayon, inuukitan natin ng konti. Para papasok natin yung pinaka-guide niya. Ang gamit natin ay itong paet. Yan. Sinsil. Or chisel. Tapos ito, dito lang nyo kakalasin. Ayan, baka nyo ba ito? Makikita nyo naman. Ito yung may susian. Ito. Yan, ito. Sa inyo ito, i-push nyo lang para makalas. Ito ang gagamitin. Ayan. Kasama to sa set ng isang pagbumili kayo ng doorknob. Yan. Push nyo lang yung ganyan. Ayan na. Tanggal na. So, tapos to tatanggalin. Kabit na natin. Ito na, dito siyempre, ito ang susian ni. Tapos kakabit na lang natin to. So yan, ito ay ilagay lang natin dito. Yan, dyan nakaharap. Kasi ito ang susian. Yan, ito may
saksakan susi. So dapat ito doon din nakaharap. Push lang natin. Ayan. So yan, bali itong pinaka lock niya, ayan. Ipapasok niyo naman siya dito. So ayan, insert natin. Ayan, ano ba yung butas? Oh. Pag ito, na-adjust naman to. Ayan, ayan. Na-adjust siya. Oh. So yan, lagay natin. Tutok natin. Hindi ko makita eh. Yan, pasok lang natin. Teka, hindi ko makita. Saan ba? Yan, pasok lang natin ganyan. Ayun. Nakapasok na. Oh. Tingnan nyo dito sa harap. Tuloy natin. Next naman natin ilalagay ay ito. Yan. Tamaan nyo lang sa butas doon. Ayun, may butas. Ito may butas din. So, tamaan nyo lang siya. Tamaan lang siya doon. Ayan. Sa kabila, dalawa yan. Gamit lang tayo ng Phillips screw. Yan yung positive sign. Kitan. Tapos itong pang cover niya, ilagay na lang natin. So, nandiyan itong ilagay natin. Tapos ito, itong paglagay nyo ng huli dito, mayroon siyang pinaka kuntil dito. Ayan. Saan ba? Kita nyo ba? Basta ito, mayroon niya yung ganyan. Mayroon yung nakausli sa loob. So, dito yan sa gilid na to. Yan, para yan dito. Yo, insert nyo dyan. Para pumasok. Yan. Saka nyo naman siya pipihitin. O. Yan na. O, lock natin. O. So, yan na. At screwhan na lang natin dito. Yan. Hindi makita ang guhit eh. So, ayan. Ngayon naman, ito ang bubutasan natin. Pinakahamba. Guhitan nyo lang siya dyan. Ito ang pinaka-center. Tapos, ito yung pinaka, ayan oh. So, lagyan nyo lang lang. Napaka-basic yun to. Ayan. Pagbutas lang, ganyan lang. Para kasha naman yun eh. Kasha. Okay. So, guhitan lang natin. Yan. Lagyan ng marka. Para sa pagbubutas natin. O, gagamitan ka muna siya ng pambutas para madali lamang sinsilin mamaya. Bali, itong hamba ay mahogani. Ayan, tinan nyo, usok. So, ayan, medyo malalim na, katamtama na. So, ang gagawin natin, sisinsilin natin. So, ang ginawa natin dito ay inokita natin. Ginawa natin, inokita natin. Ang pag-uukit naman, yan, ilagay nyo lang siyang ganyan. Halimbawa, yan. Paganyan. O, diba? Lagyan nyo lang siya ng guhit.
guide nyo lang. Okay na siya. So, ayan. So, ayan, para po nakalubog sa kahoy. So, ito naman, pwede nyo ilagay, pwede ding hindi. Optional ba ito? Yan, halimbawa ganyan. Pwede nyo ilagay, pwede namang wala. Pwede ito na lang. At pwede din namang ito na lamang. Ayan, di ba? At to, fix na natin. Screw lang. So yun guys, that's all for now po and thank you po for watching. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Okay.